isang dalagita at isang binatilyo. Nanindigan at ipinaglaban ang inakalang tunay na pag-ibig. Pero sa pagdating nila sa wastong gulang, ang kanilang relasyon magiging mabigat pala. At ang talaga namang masaklap, hahantong ito sa isang masaluot na kaso. Nika, halika na, sumama ka na sa akin. Muhin na tayo sa bahay. Jake, ayoko. Magbabago na ako. Okay, hindi. Magulo, puno ng away at walang katahimikan. Ganito raw ang naging relasyon ng mag-living partner na sina Jake Rosalin, 22 anyos, at si Nikka Mae Pasiliao, 19 anyos. May iba ka na? Ha? Kaya mo kami ipagpalit? Diyan ka na naman! Tama na, Jake! Tama na! Pero ang tila malubak nilang relasyon ngayon, malayong malayo nung nagsisimula pa lamang ang kanilang kwentong pag-ibig. Hi, Nika. Jake to. Hiningi ko number mo sa classmate mo. Pwede ba makipagkaibigan? Okay lang. Kaibigan lang pala eh. Taong 2013, nang unang mag-cruise ang landas ng Nuuy, 13 anyos pa lamang na si Nikka Mae at 16 anyos na si Jake. Tubong Dagupan, Pangasinan si Nika, habang si Jake naman sa kalapit na bayan ng Mangaldan nakatira. Ma? Di nagtagal, lalo pang naging malapit si Jake at Nika. Ma, si Jake nga po pala. Ano bang meron? Manliligaw ko po, Ma. Ayon sa ginang, nauunawaan naman niya ang sitwasyon ng anak. Kaya nga, hinayaan niya lamang ang pagiging malapit nito kay Jake. Bata-bata mo pa, ha? Huwag ka munang mag-boyfriend. Apo. 15 taon, isang mapangahas na desisyon ang ginawa ng anak. Sa punto ngayon, humingi siya ng tulong sa barangay. Pero si Nikka, ipinaglaban ang pag-ibig niya kay Jake. Sa pagsasama ni Nikka at Jake, di nagtagal, biniyayaan sila ng isang supling. Ang pagdating ng responsibilidad, magiging malaking hamon. At paglaon pa, sa pagtungtong nila sa wastong gulang, mamumulat sila sa realidad ng buhay. Ang kanilang pagsasama, unti-unting bibigat. Dave, may pera ka ba dyan? Ano na kasi tayong panggastos eh. Pera, kakabigay ko lang sa'yo. Eh, alam mo na, nagkukulang. Kulang? Eh, di gawa mo ng paraan! Ang pag-aaway at problemang pinansyal, inilihim raw ni Nikka Mae sa kanyang ina. Huwag mo akong pagsasabihan na ganyan, pagpraning ako! Ang tanging naging sumbungan ni Nikka Mae ay ang kanyang ate na si Nikki Ann. Noong nagpatuloy raw ang pagsasama ng dalawa, kasabay nito, nagpatuloy rin daw ang pag-aaway nila. Bukod sa problemang pinansyal, naging problema rin daw ni Nikka ang pagiging seloso ni Jake. Huwag ka nalagay sa bahay. Hindi nila ibibigay yung anak ko sa akin eh. O sige, pag nagbago yung isip mo, tawagan mo lang kami, okay? Dahil sa kanilang anak, nung una'y mas pinili raw ni Nikka na manatili sa poder ng kinakasama. Pero ang paulit-ulit na pananakit ni Jake, umabot raw sa sukdulan na puno na rin si Nikka. Ang relasyong nagsimula nung sila'y menor de edad pa lamang ay natapos makalipas ang mahigit 5 taon. Sa paghihiwalay ng dalawa, unti-unting naging maayos ang sitwasyon ni Nikka. Ang perang kanyang kinikita ang siyang pinangtutustos niya sa anak. Ang relasyong nagsimula nung sila'y mga menor de edad pa lamang, naging magulot puno ng away. At least ng Pebrero 2018, pasado alas 2:30 ng hapon, nagpaalam raw si Nikka sa kanyang ina. Thank you, Ma! Dakong alas 7 ng gabi noong araw na iyon, nakipagkita raw si Nikka kay Jake para bisitahin ang kanilang anak. Matapos iyon, dumiretso na raw sila sa tahanan ng mga Rosali. Magkahalong awa at pag-aalala raw ang naramdaman noon ng ginang. Sa puntong iyon, nagdesisyon na silang dalhin si Nikka sa ospital. Sa Region 1 Medical Center sa Dagupan, Pangasinan, dinala si Nikka.
pero lalo pang nag-alalang ginang sa unang pagsusuri ng doktor. Mrs., malubahan lagay ng anak mo. Tingin namin may fracture ang ulo niya. Sir, hindi ko po siya tinulak sa tricycle. Sa kwento ni Jake, si Nikka Mae tumalon raw sa tricycle. Dahil dito, kritikal ang kanyang kondisyon ng isugod sa ospital. Pero sa ginang ana, duda sa pahayag ni Jake. Si Nikka Mae sa edad na 19 anyos, tuluyang binawian ng buhay. Dahil dito, sumangguni sila sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Dagupan City, Pangasinan. Si Special Investigator 4, Roberto Gonzalez, ang tumutok sa kaso. May nagbalita na may nakakita yung actual pagkalaglag niya sa tricycle. Yun ang hinanap ko noon. Nakita ko sila nag-aaway sa may tabi ng police station. Tapos nakita ko sila hinila-hila ni Jake yung bata. Tapos nung minuto lang dumating yung tricycle. Sa likod yung isa angkas. Tapos nauna si Jake. Nauli si Nikka na pumasok. Nung dating unang punta namin dun, dinugbog na si Nikka. May pasa na dito. Tapos maraming buko sa ulo. Nung maandar na yung tricycle, bigla na lang timalak. Pinapin si Nikka. Nung nakita ko, tinulak ni Jake. Nung nagpagulong-gulong dun sa kalsada. Tugon na yung dito niya. Tapos yung mga dito niya. Sigaw-sigaw pa ako. Binuhat lang si Nikka. Biyak si Nikka. Tapos pinasok sa tricycle. Hindi na raw nagawa ni Berting na tulungan si Nikka dahil sa takot. Samantala, ayon sa NBI Medical Legal Officer na si Dr. Ronald Bandonil, massive intracranial hemorrhage o pagdurugo sa utak, sanhi ng pagkabagok ang ikinamatay ng biktima. Lumalabas doon sa investigation po namin dito na ang gusto lang ng babae makita, mapasyalan, mayakap lang yung anak. Pero itong lalaki, gusto niyang iuwi yung babae. Dahil dito, tuluyan ang sinampahan ng kasong homicide sa Office of the Provincial Prosecutor si Jake Rosalin. Kasunod nito, isang warrant of arrest ang inilabas ni Presiding Judge Junius Dalaten ng Dagupan Regional Trial Court, Branch 42. Noong 27 ng Hulyo 2018, agad namang nadakip ang suspect. Sa kasalukuyan, nakapiit sa Mangaldan detention cell si Jake. Dito, nakausap namin ang suspect. Sa aming panayam, patuloy niyang ikinigiit ang naunang pahayag. Ako po yung driver. Sir, sinasabing tinulak ko daw yung asawa ko. Oh. Eh sir, ako yung nagmamahal niya sir. Ano lang naman, magagawa ko yun sir. Sir, tumalon po sir, hindi po siya nalaglag. Kasi sir, kung malalaglag naman sir, pwede naman po siyang kumapit sir eh. Sinagot rin ni Jake ang alegasyong hindi niya pagdala sa pagamutan sa dating kinakasama. Dadalhin ko pa sana sa ospital yun sir. Eh nung malapit na po kami, sabi ko sa kanya, May, malapit na tayo sa ospital gago. Ang sabi niya, De, huwag na, okay kaya na. Ko pa. Ang gusto ko lang magpahinga, sabi kaya niya. Kaya ko naman, sa bahay na lang tayo. Ayon pa kay Jake, hindi siya naniniwalang nagbigay ng pahayag si Nikka bago ito binawian ng buhay. Hindi niya ako kaya ngayon, sir. Pahamak. Kasi sir, minsan niya na akong pinaglaban sa pamilya niya, sir. Eh. Mas pinili niya ako kaysa sa magulang niya, sir. Kaya yung magulang niya, doon siguro uminit yung ulo niya sa akin. Higit sa lahat, hindi niya daw magagawang saktan si Nikka. 5 taon kami nagsawa, sir. Nagsama, hindi ko po nasaktan yun, sir. Kung may witness man, sir, Diyos lang po, wala nang iba. Pero ang pamilya Pasiliao, patuloy na nanindigan na si Jake ang may kasalanan sa pagkamatay ni Nikka. Hindi ako man naniniwala na tatalim yun. Talagang sinadya niya itulak yun eh. Kasi ayaw na ng kapatid ko sa kanya, pinipili niya yung sarili niya. Masaya po siya nung time na nakalaya po siya kay Jake. Para sa kanila, dapat pagdusahan ni Jake ang di umano'y nagawa nitong kasalanan. Pamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lang ang button na ito.